nanalungang pareho ang kuponan ng Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers at Los Angeles Lakers. At dahil dito ay hindi nga nabago ang standings sa Western Conference. Pangpito pa nga rin ang LA Lakers standings at alanganin pa rin sila sa play-in tournaments dahil nga kahit na tinalo nila ang Houston Rockets ay tinalo din naman ng Dallas Mavericks ang New Orleans Pelicans at ang Portland Trail Blazers naman ay tinalo din nila ang Utah Jazz. Ngayon, may mga fans na nagsasabi na binigay daw ng Utah Jazz ang laro para ma-maintain ng Portland Trail Blazers ang kanilang spot sa playoffs at di na makakaalis ang LA Lakers sa play-in tournament. Pero bago yan mga kabibol, please subscribe to our channel Nick Basketball, pasama na lang notification bell para wala kayong lagpasan ng mga videos namin. Tinalo nga kanina ng Los Angeles Lakers ang Houston Rockets kahit na wala silang Anthony Davis, Dennis Schroeder at LeBron James. Pero dikit pa rin nga ang naging laban nila. Props to Kyle Kuzma na nagbigay ng kalamangan sa LA Lakers sa mga dying seconds at kay Wesley Matthews rin para sa kanyang hustle defense na nagbigay ng panalo sa LA Lakers. At kahit nga na nanalo sila sa Houston Rockets, wala pa rin nababago sa standings. Pangpito pa rin ng LA Lakers at tay naman ang Dallas Mavericks at Portland Trail Blazers. Inaasahan naman natin na tatalunin ng Dallas Mavericks ang Pelicans, di ba? At ang Portland Trail Blazers naman ay tinalo ang number 1 sa NBA na Utah Jazz. Ngayon, may mga fans na nagsasabi na binigay daw ng Utah Jazz ang laro sa Portland Trail Blazers dahil okay lang naman na matalo ang Jazz dahil secure naman na daw yung playoff spot nila. Well, para sabihin ko sa inyo ah, grabe naman yung disrespect nyo sa kuponan ng Portland Trail Blazers. Kung pinanood nyo nga ang laro, grabe ang performance na pinakita nila Damian Lillard, CJ McCollum at Carmelo Anthony. Kung kaya't papaano nyo nasabi na luto ito. Ang kababayan nga natin na si Clarkson ay umiscore ng 30 points. Si Rudy Gobert naman ay nagtala ng 15 points with 20 rebounds. Tapos hindi naman kumpleto ang Utah Jazz dahil wala sila Mike Conley at Donovan Mitchell. Ang Warriors nga tinalo ang Jazz, di ba? Sa Portland naman ay umiscore si Damian Lillard ng 30 points, CJ McCollum with 26 points at Carmelo Anthony with 18 points. Grabe nga naging bakbakan sa pagitan ng ating kababayan na si Jordan Clarkson at Damian Lillard. So paano nyo nasabi na bigyang laro kung parang binigay nila ang lahat? Kung Laker fans naman kayo, huwag kayong mabahala dahil kahit na bumagsak sila sa play-in tournament ay contender pa rin sila. Sadyang tinamaan lang sila ng iba't ibang injuries this season, lalo na yung mga key players nila gaya nila LeBron James at Anthony Davis. Meron pa naman silang tig dalawang last games, kung kaya't abang-abang lang tayo dahil pwede pa mabago ang standings dahil grabe nga ang unahan ngayon sa Western Conference. So yun lang mga kabibol, kayo, anong masasabi nyo sa mga fans na nagsasabing binigay daw ng Utah Jazz ang laro sa Portland Trail Blazers? Please comment down below. So once again, this is Unique Basketball and see you on our next videos. Peace!